Gusto ko na kasi talagang bumalik sa inyo. Gusto ko na kayong makasama at mayakap na ulit. Pero bakit di po kayo nagpakita? Ba't po kayo di bumalik? Dahil iyang hiya ako. At ayaw na ayaw ko na sa pagbalik ko. Malalaman nyo at hindi nyo ako matatanggap. Iniisip ko pa lang, dinudurog na yung puso ko. Tapos, isang araw, nakita kami na tatay nyo sa hindi inaasahang pagkakataon. Akala ko, magagalit siya. Akala ko, susumbatan niya ako. Pero... Ay! Sorry! Ay, sorry. Melody, pasensya ka na. Masyado kasi ako nasaktan dati eh. Pero ngayon, naiintindihan na kita. Sige na, sumama ka lang sa amin. Ako nang bahalang magpaliwanag sa mga bata. Alam ko sa sarili ko, hindi ako karapat-dapat para sa kapatawaran na yun. Hindi ko na matatawag ang sarili ko na ina. Kaya hinayaan ko na lang kayong maniwala sa sinasabi ng tatay niyo na wala na ako. At kahit kailan, hindi na ako nagpakita pa. Anak, patawarin mo na si tatay, ha? Kasi kinailangan kong magsinungaling para hindi na kayo masaktan. Kasi ako, kaya ko namang saluhin lahat ng sakit nung iniwan tayo ng nanay mo. Mas masakit sa akin kung makikita ko kayo na nagdurusa, nasasaktan. Espiyan ako, Momoy. Patawarin niyo ako sa matagal kong pagkawala. Ay. Alam niyo, hindi ko nga alam kung paano niyo akong papatawad eh. Kaya... sinimulan ko ang paghingi ng tawad sa Diyos. Binugol ko lahat ng oras ko sa pagtatrabaho at sa pagiging prayer warrior para sa mga nangangailangan ng dasal at tulong ng may kapal. Ang isip ko kasi, baka pag ginawa ko yun, matuwa sa akin ang Panginoon at maging karapat-dapat ako sa pagpapatawad niyo. Anak, may papakiusap sana si tatay sa'yo. Maaari ko bang gamitin uli yung katawan mo? Kasi gusto ko makausap yung nanay mo eh. Melody, ako to, si Pidjong. Pidjong, ikaw nga. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko sa'yo, Pidjong. Tana, ha? Nangyari na lahat yun. Pero hindi ko itatanggi sa'yo na nasaktan ako sobra. Pero kilala ko yun para sa mga anak natin. Kasi... gusto ko mabuhay pa rin sila ng normal. Kaya lang ngayon, wala na ako. Kaya sana may papakiusap ako sa'yo. Sana gampanan mo ulit yung tungkulin mo bilang ina sa kanila. Kailangan kanila. Oo. Tinatanggap ko, Pidyo. Mabawi ako sa mga anak ko. Sa mga pagkukulang ko sa mga anak natin. Pero salamat, Pidyong, sa pag-aalaga ng mabuti sa kanila. Tsaka salamat din sa pagiging mabuting ama. Ay! Pang-anim mo ng buntong hininga eh, mula nang dumating ako dito, SP. Ikaw talaga? Spill it. Ano bang gumugulo sa prinsesa ko, huh? Yung nanay ko. Buhay pa siya. Buhay pa siya? Pero ang hirap eh. Yung ginawa niya sa amin, lalo na kay tatay. Kapakabait ng tatay ko. Gusto pa nga niya na patawarin ko yung nanay ko. Ayaw mo ba siyang patawarin, SP? Gusto. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung paano.
Hindi mo naman kailangan ipilit na mapatawad mo ang nani mo agad, SP. Kung hindi mo pa kaya, hindi mo pa kaya. Remember, forgiveness is a process, kaya don't rush. Yun na nga, kailangan ko ng oras. Kailangan ko ng oras para maprosesong lahat ng to. I am sure na mapapatawad mo ang nanay mo eventually, SP. Alam buti ng puso mo. Ikaw pa. Maraming salamat, Vincent, ha. Kasi naintindihan mo ko. Tsaka andyan ka pa rin sa akin. And I'll always be here for you, SP. Sige nga. Isang ngiti dyan. Parang pilit eh. Gusto ko yung nakaka-in-love. Gusto ko yung nakaka-addict. Kasi ang ngiti mo, ang pinakamagandang ngiti sa buong mundo, SP.